where is this Senator Bato, chief PNP na astig, na binoto ng taong bayan, pinrioritize na iboto ng taong bayan? In all honesty, with all honesty, no, mas malinis ngayon ang National Bilibid Prison. Ito, particularly ito, maximum security compound. Done during my time. Mas malinis ngayon. Huwag kang maganda pagka-manage, maganda pagka-linis. Kasama mo kayo doon, pumasok, di ba? Malinis talaga. Kinumpara ko, pati yung kitchen, malinis na malinis. So we have to congratulate the management of Bucor, General Katapang, for maintaining that cleanliness and sanitation para ma-maintain yung health ng ating mga PDLs. When it comes to quality, no? Nakita natin malinis, maganda paghahanda ng mga pagkain. I don't think there's a need for improvement on that. Ang improvement lang na sinasabi ko is the location. Kailangan ilagay yan outside of the maximum security compound. Napakalaki nitong premises ng Bucor. Malaki. So pwede tayo magawa ng another facilities doon na for kitchen purposes. Para yung mga kutsilyo hindi ma-access ng mga bladed weapons, bladed utensils, hindi ma-access ng mga preso. Kaya sabi ko nga kay General Katapang kanina na, sir, mag-present ka ng proposal para tatlo kami mag-follow up niya, sir, para mabigyan naman ng kahit kunting pagtingin itong Bucor. Because our lamentation, kaming lahat na nagdaan na Bucor Director General dito, ay talagang ang treatment ng mga congressman, ng mga senador, pagdating sa budget, last priority ang Bucor dahil ang treatment nila. Bakit mo bigyan na pansin yan? Mga latak ng lipunan yan. Priority mo yung health, education, pero yung correction, pabayaan nyo yan. Ganun ang naging treatment. Ngayon nga, senador na ako, gusto kong sumuporta. Pero ilan lang kami pagdating sa pagbutuhan dyan, sa priority. Ewan ko kung sasabayan kami ng mga kasamahan namin. So, yun lang. So, I'm reminding again, General Katapang, sir. Siguruhin natin, sir, kuwan talaga. Miss Hall, kitchen, outside of that, para sure tayo na safe. You cannot tell that if you never experienced that. Ganun talaga yan. Hindi mo alam. Hanggat hindi ka nakapasok, hindi mo masabi yan kung gaano kakomplikado ang sitwasyon dito pag ikaw nag-Bucor chief. Alam mo, yung panahon ko, pati yung kuha, problema ko, Commission on Audit, hindi ako makagas, ganun kahirap, hindi ako makagas up ng gasolina, pundo ng Bucor, hindi ako makagas up ng advance. Kailangan gagamit pa ako ng sweldo ko, pera ko, para pang gas up ko, then ipaparipan ko sa kanila, sa aming Pinas dito. Ganun ka-stricto ang kuha dito. Kaya, napakahirap. At do you think, ako ha, pag nag-resign si General Katapang dito, o kaya merong mag-decide si Pangulong Noynoy na alisin siya. Sorry. Pangulong BBM na alisin siya. Do you think merong mag-volunteer dito? Kaya nga, umahanga ako kay Sir, retired Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, kinuha pa niya itong posisyon na ito. Kinuha ko ito noon. Retired din ako, four-star general din ako. Dati ko chief PNP, kinuha ko. Dahil wala akong magawa. Si President Digong nagsabi sa akin, punta ka doon. Ayusin mo yung Bucor. So wala akong magawa. Si General Katapang pa, kung hindi siya, wala siyang gustong maayos dito, pupunta yan dito. I don't think so. Kaya mahirap na. Kapag umalis si General Katapang dito, ewan ko kung may mag-volunteer pa. Coming from, in terms of the security in Bilibid, bakit merong nasasaksak, by nababarel, saan kaya ang pagkukulang? Well, with due respect to the management, hindi na talagang sila ang culprit, no? Pero may pagkukulang talaga. Aminado ang General Katapang yan. Since may nangyari, sir, di ba? So meron tayong pagkukulang. So we are here to find ways how to improve the situation. Meron talaga pagkukulang. But I don't buy the idea, pasensya na, whoever is entertaining the idea na nakalayas si, pangalan nun? Kataruha, in the absence of evidence, ha? Direct evidence, concrete evidence na magsasabi na nakalayas talaga siya, ako deep inside my heart,
at saka si Senator Ruben Padilla, hindi talaga kayo maniwala na nakalayas yun. I am sure andito lang yun sa loob. Kung hindi makita yung remains niya, duda ko nilipat yun. Nandito pa rin sa loob yan, nilipat lang yan. Kasi this is maximum security compound. Kahit na siraulo ka na gwardiya, correction officer dito, kahit na siraulo o pinaka-corrupt na correction officer dito, never yan papayag na makalayas ang isang tao, isang PDL dito. Because hindi lang yan insulto sa kanilang pagiging correction officer, insulto yan sa buong bureaucracy ng Bucor at sa buong gobyerno. Never mangyari yan. I don't think so. Siguro, pwede magpapalusot ng Cebu. Pwede magpapalusot ng contraband, whatever. Pero yung makalayas, mortal sin yan. Hindi yan makalayas. Ako, malakas ang kutob ko, nandito lang yan sa loob. Nilibing yan somewhere. Nilibing yan somewhere. Baka nilipat lang. So we hope na magsusumikap pa sila si Sir na malukit yun. At kinusinsya ko yung mga busyo-busyo na mga gangs doon. Sabi ko, what if ang nangyari kay Kataruha ay mangyayari sa inyo? Anong sabihin ng pamilya ninyo? Nag-disappear kayo parang bula. Kaya hanapin ninyo, maawa kayo. Kahit na matamaan yung kasamahan ninyo dyan. Alam ko, mayroon somebody na nag-sanction sa pagpatay noon. Imposibleng mamatay yun na wala lang at ma-disappear, na walang sanction sa mga hari-hari sa loob. Meron yan. Ngayon lang, nag-cooperate lang sila na itago yung katotohanan. Lalabas din yan. Sigurado ako. Yun lang. Senator Bato, mukhang nakakalimutan mo ata nung ikaw po ay nag-assume ng pagiging Bucor chief noong 2018. Ano? Mukhang nakakalimutan mo yung first day mo doon. Kung saan nagsona ka, nag-speech ka doon, ang sabi mo, itong mga high profile, lalo na itong mga high profile, itong mga preso na ito, sabi mo doon sa mga personnel, huwag silang matakot. Diba? Ba't kayo matatakot? Ba't kayo takot mamatay? Kung papatayin ka nila, kung papatayin nila kayo, unaan nyo sila. Akong bahala sa'yo. Sabi mo, diba? Kasi sinusunod mo yung ano, yung decorum nitong si former President Duterte nung time na yun, diba? Sinusundan mo yung si Pangulong Duterte. Kaya nga marami kaming bumilib sa'yo eh. Pagiging PNP chief, pagiging Bucor chief. Pero parang ngayon eh, parang tumatalima ka na doon sa sinabi ni General Katapang. Nasabi niya na huwag daw takutin itong mga inmates, mga PDL, huwag daw silang takutin. So parang nakikita namin ngayon, Senator Bato, parang sobrang bait mo na. Hindi namin sinasabi na maging ano ka, maging brusko ka o ano. Ngayong senador ka na, hinahanap ng karamihan yung angas, yung tapang ninyo nung panahon na kayo ay PNP chief, kung saan sinisigawan ninyo yung mga kapulisang gumagawa ng kabalbalan, di ba? Talagang sinisigawan mo eh, kung kulang na nga lang eh, sa salita mo pa lang mapatay mo sila eh. Diba? Yung mga kidnap for ransom ng mga police, or yung mga nang-hold up, yung ginagamit yung kanilang posisyon, pagka police, di ba? Talagang natakot sila noon. Kumbaga, marami ang tumino na mga kapulisan nung panahon po ninyo. Pero bakit ngayon, parang umaagree na kayo dito sa kabalbalan na ginagawa ni Katapang, na parang iniitsapwera na ninyo yung sarili ninyong achievements nung panahon ninyo, yung achievements nila Faildon, ni DJ Bantag. Parang kung titignan mo, sabi mo kasi ang linis na ngayon nung nag-inspect kayo sa maximum security compound. Ikaw ba naman? Diba? Prior to the inspection, prior to the hearing, abay, nakapublish na. Nakapublic. Alam na ng taong bayan, buong bansa, na magkakaroon kayo ng Senate hearing doon mismo sa Bucor. Tapos pagkatapos noon, may inspection na mangyayari. Abay, siyempre pinaghandaan nila yan. Diba? Ako ba naman, alam ko na may bibisita sa lugar ko. O di maglilinis ako, ayusin ko, para naman at least presentable. So hindi mo ba yun naisip? Eh kung talagang gusto nyong may makita dyan na talaga, eh dapat surprise visit, surprise inspection. Kasi pinaghandaan nila, pinaghandaan nga nila yung t-shirt na We Love Katapang, di ba? Angeline Bautista, We Love Angeline Bautista at Katapang.
pinaghandaan nga nila yun, di ba? Oh, nilipat nila. Oh, malaking question. Nilipat nila yung 8 na inmates from maximum to medium. Bakit? Big question yun dapat, Senator, di ba? So parang sa akin, parang lumalabas dito na parang asan yung mga nagawa ninyo noon? Asan yung angas ninyo po noon? Parang hindi na ata namin nakikita ngayon. Yung sinasabi ninyo na walang budget sa Bucor, parang sinisiraan pa ninyo yung Congress, yung senators noong araw, dahil wala silang pake sa kapakanan ng mga preso noon. Kumbaga, last priority daw yung budget. Subukan nyo pong bisitain at ipacheck sa COA kung ilan na po ang nagagastos dyan sa Bucor. Dyan pa lang sa right of information, makikita mo naman yun sa website ng Bucor, di ba? Million-million yung nare-release na pera dyan. Kung sinong nanalong bidder dyan, makikita mo from food to project to sasakyan, na ewan ko kung saan yung sasakyan, 71.7 million na pinraject ni Katapang dyan. Million-million ang nire-release ng ano dyan. Kaya lang, saan na pupunta? Bakit itong mga mahihirap natin mga PDLs, naghihirap pa rin? So, kung babalikan natin ano, parang ngayon ang yung angas na sinabi ninyo noon, na ibigay natin kung anong lingwahe nila. Itong we're talking about dito sa mga preso, lalo-lalo na sa high profile, ano? Siyempre, tigasin yung mga yan, astig yung mga yan. Sa harap ninyo, mababait lang sila. We're talking about capital punishment, itong mga kriming nagawa ng mga to, di ba? Sabi nyo noon, nakakatakot sila, pero sabi mo sa mga Bucor personnel noong araw nyo, huwag silang matakot, ba't sila takot mamatay? Bago pa nila gawin, unahan pa. Di ba yun yung sabi mo sa zona mo? Sa Bucor of the Nation address mo? Parang ganon. Oh, tapos ngayon, dinadaan mo pa sa pakonsensya. Walang konsensya yung mga yan. Brutal na kung brutal yung sinasabi kong walang konsensya. Ibig kong sabihin lang dito is, hindi mo pwedeng daanin ito sa pakonsekonsensya, kakausapin mo na para silang bata. Of course, hindi sila aamin. In the interest of their, yung kanilang kalakaran dyan, papatay yung mga yan. Di ba? Unang-una, we're talking about Kataroha. Saan si Kataroha? Yun yung issue natin dito. Pangalawa, yung nangyaring Barilan, kaya nagkaroon ng hearing-hearing, yung riot na yan, dyan naman talaga nag-umpisa, kaya na-expose kung ano talaga ang nangyayari ngayon, na iba yung noon sa ngayon. Nung panahon ni Bantag, halos buong media, pinakita on live television, pinakita yung mga baril, mga paltik, mga kutsilyo, na kinumpis ka nitong si DG Katapang noong araw. Pinapakita yan. Pinakita yung pagsira doon sa mga kubol na ngayon ay nagsisibalikan, parang okay lang sa inyo. Na parang, parang normal lang, inutu-utu lang kayo ni Angie Bautista na, yung kubol naman kasi na yan, ibahay nila yan . Diba? Pinagawa nila yan. Siyempre, diba? Sila yung batas yan, kasi sila pala nagpagawa. Dapat gobyerno, may budget yan. May budget po yan, Senator. Dapat tignan ninyo na may budget po yan. Ang tanong, saan ba napupunta yung budget na yan? Diba? So parang ang nakikita ko dito is, kawawa talaga yung mga nasa laylayan ng mga PDLs dyan. Kasi itong mga nasa high profile na meron silang sariling studio, meron silang big screen, flat screen na TV, meron silang sariling wifi, lahat provided na yan. Hindi nila ramdam kahit na yung ibibigay niyong pagkain yan worth 70 pesos per day, hindi nila ramdam yan dahil sila kayang-kaya nila. O noong araw sabi, ini-issue nila yung GCash, may porsyento daw si Bantag dati. Dyan kay Molly na GCash girl, ayon sa kanya, kakaumpisa lang pala ngayon. So ibig ano ba talaga? Nag-umpisa ba yan ng panan ni Bantag o kakaumpisa lang ngayon? Halata.
Tapos naniwala naman kayo na walang kinikita ang Bucor dyan, ang Bilibid dyan, napaka-imposible naman. Dumaan sa bidding, walang kontrata, walang cut yung Bucor. Sinong papayag ka na basta-basta ka makakapasok at doing your own business inside the government department na walang kikitain? Just like Pogo, papayag ka, papasok ang mga dayo dito, magbe-business dito na walang cut ang gobyerno. Sinong inuto nila? Diba? So, where is this Senator Bato, Chief PNP na astig, na binoto ng taong bayan, pinrioritize na iboto ng taong bayan, tila baga mas mabait pa kay Chief Escudero. Yung no, kaya pinrioritize si Bato, ikaw po, noon na iboto dahil nakita namin yung angas mo. Tapos, yung mga nasa laylayan, nasa baba pala na mga senator na binoto dahil parang tingin natin wala silang nagawa, sila na may mas matapang ngayon na kumundi na, pumuna doon sa nakikitang mali. Example lang yun, di ko sinasabi na sinasamba ko na si Chief Escudero o yung mga ibang mga congressmen dito. The thing is, kaya ka po nandyan sa pwesto ngayon, Senator Bato, dahil yun ang nakita ng taong bayan. Where is that?